Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, "Magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan." At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, "Pakinggan ninyo ito. Kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakikita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya?" Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak ng wala ang kabiyak na katawan." Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisiway. Poon, iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisiway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na, ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mong alisin, ang spirito mo ang paghariin. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad
at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasabay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga tagaroon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang labis na pagkatakot ni Pedro habang siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Dumating ang malakas na hangin at nagsimula siyang lumubog. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sino po kaya ang hindi matatakot kung ikaw ang nasa katayuan ni Pedro? Sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, nakapaglakad siya sa tubig. Subalit, sino nga ba ang hindi matatakot sa malakas na hanging paparating? Alam ko, kagaya ni Pedro, tayo rin ay maraming pagkatakot sa ating buhay. Sa totoo lang, bilang mga tao, ang takot ay maaaring bahagi na ng ating buhay. Kaya nga kung ating iisipin at pagninilayan, ang tao
maraming pagkatakot. Maraming pagkatakot sa maraming bagay. Halimbawa, takot tayong mawala agad-agad ang mismong buhay natin. Takot tayong maubos ang ating mga pinundar at pinaghirapan. Takot tayong mag-isa. Takot tayong maiwan. Takot tayong maghirap. Takot tayong lumubog. Takot tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Subalit ngayon, ipinapaalala sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot wala dapat puwang sa ating mga puso. Uulitin ko po, kapag kasama natin ang Diyos, ang pagkatakot wala dapat puwang sa ating mga puso. Bakit? Simple lamang po, dahil hindi hamak na mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga problema. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ating pagkatakot. Mas dakila ang Diyos kaysa sa ating mga negatibong pag-iisip at mga alalahanin. Siguro nga, bahagi ng buhay natin ang pagkatakot. Wala sa atin sa mundong ito ang hindi nakaranas ng pagkatakot. Kaya siguro, hindi nagkulang ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na tayo ay laging paalalahanan. Sa katunayan, binanggit sa banal na kasulatan, 365 times ang paalalang ito. Huwag kang matakot. Do not be afraid. At kung iisipin po natin, yung 365 times na yan ay katumbas ng isang taon. Ibig sabihin, sa bawat araw, ipinapaalala ng Diyos na wala dapat tayong ikatakot dahil kasama natin siya at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Maaaring may mga hangin, maaaring may mga unos, maaaring may mga problema at suliranin na darating sa ating buhay. Subalit hindi nangangahulugan na tayo ay agad na magpapatalo at hahayaan na lamang natin na ang ating mga sarili ay lamunin ng pagkatakot. Bakit hindi matibay na pananampalataya ang mas piliin natin kaysa sa pagkatakot? Tandaan po natin, walang imposible sa taong may pananampalataya. Uulitin ko po, napakahalaga po nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Walang imposible sa taong may pananampalataya. Subalit ang pagkatakot na sanhi ng kawalan ng pananalig, asahan mo ang iyong paglubog at pagkatalo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maraming bagay ang hindi natin pwedeng magawa. Ngunit ang Diyos, laging may paraan, laging may magagawa. Uulitin ko po ito. Maaaring maraming bagay ang hindi natin pwedeng magawa. Subalit ang Diyos, laging may paraan at laging may magagawa. Lagi siyang handang magligtas. Lagi siyang handang saklolohan tayo sa lahat ng panganib at pangamba na ating kinahaharap. Basta ang mahalaga, tayo ay sumasampalataya at nagtitiwala na kailanman
hindi niya tayo pababayaan. At totoong totoo naman, kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo kung papaanong pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro. Alam natin na ganoon din siya sa atin. Iabot niya ang kaniyang kamay upang palakasin at itindig tayong muli. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan, naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Ang mga tapat na yumaong, naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Anak ng Diyos, iligtas mo kami. Panginoong Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong ala sitoy na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santo Domingo, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyong pag-ibig.
sasamahan, di ka pababayaan, bigat ng iyong pasanin. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kaniyang pangangaral at naway matulungan ng kaniyang pagdarasal sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin.
Nazareth.